Kaibigan, kasama ko ngayon si Roy Asinero, one of the best tour guide na Pinoy dito sa Japan. So make sure from Tokyo to Osaka hanggang Sapporo, ito yung gamitan yung tour guide, okay? The best, right on time, pleasant gentleman, true Pinoy, at alam niyo lahat ng mga kailangan punta dito sa Japan. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan, bumapatikos, bumabanat, walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno, nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmangsa nangyayari sa lipunan, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuhan. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo. Pero hindi mo pinatulang. Cool ka lang. Ang ganda. Tinan mo kako yung si Percy kako. Magaling talaga. Pero talagang kako. Maganda ka makiharap sa tao. Congratulations. Babati lang ako sa'yo. At more power. Keep it up. Percy Lapid Fire. Percy Lapid Fire. Tapang mo'y kakaiba. Walang takot sa pagbira, oh yeah, oh yeah. Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga, oh yeah, oh yeah. Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, masasalubin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire, di uubra. Oh yeah. Kahit pader kinigiba, basta't mali kinabangga. Oh yeah. Oh yeah. Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Pating ikaw man ay politiko, walang sinisino. Percy Lapid Fire. 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 Percy. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, Basta Tabloid, Hataw. Si Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunan ng Lapid Fire.
na inyo pong napapakinggan Lunes hanggang Biyernes pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi dito po sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. At gaya po naman ang dati, muli po tayong tatalakay ng mga mahalagang paksa na ating po pag-uusapan. At tayo po'y sabayan ding napapanood sa pamamagitan po ng live streaming. Sa mga nanonood po ng ating palatuntunan, saan man dako ng mundo kayo naroon. Sa gawing kanan ng ating live stream, meron po tayong chatroom. Maaari pong i-type ang inyong mga reaksyon. Atin po yung babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Samantala, dito po naman sa ating himpilan, DWBL, maaari kayong tumawag at mag-text sa 0915-7070-625. Sika Percy Lapid, Bumab, Banat, Lapid Fire! Bueno mga kaibigan, ang saya-saya po, ang saya-saya ng Dolomite. Pagkat ito'y muli na naman ni Ika nga po ay naging tampulan ng kontrobersya. Ito po ay matapos sa tawaging bayaran ng isang damuhong opisyal ng DENR na si Ahan Chen. Yun pong mga eksperto ng University of the Philippines, mga kaibigan, ha? Na nagsasagawa ng mga pag-aaral tungkol po sa siyensya. Hindi ho ba, mga kaibigan, ano po, ha? Sandali, ha? Dali lamang. Tinawag pong bayaran. Ang sabi ho'y bayaran kayo. Yan ang sabi ng DENR sa mga scientists, ha? Na pumupuna doon po sa pagtatambak ng lasong dolomite na nakalalason ho dyan sa Manila Bay. Ang sabi niya ho eh, dolomite was out. Hindi was out, was in ang nangyari, anya. Yun mga kaibigan, ano po. Ito namang si Supreme Court Chief Justice, mga kaibigan, eh sinabi niya na malinis na raw. Malinis na raw po ang Manila Bay, ha? Sabi ni Chief Justice sa ano tawag niyan, Diosdado Peralta. Dito lang ubos na programa natin dito eh. Kalahin ninyo, hindi pala puti yun talaga eh. Putim. Kulay putim. Lintik po eh, mga kaibigan. Kumbaga sa labada, eh humiwala yung puti sa dikolor. Bayaran kayo. Yan ang sabi ho nitong si Benny Antiporda E. Ahan Chen. Siya daw pala spokesperson ng kwanho ng ano tawag mo rito? DENR. Bueno, ito ho mga kaibigan, ayong kay Ahan Chen, ito daw kwan itong mga taga University of the Philippines, ito mga scientist, ha? Mga scientist ito. Nagsipag-aral ito, mga dalubhasa po ito, mga kaibigan. Pero
Tinawag niyang bayaran. Yun. At saka, mas dapat siyang paniwalaan, kumbaga, kesa dito sa mga nagsipag-aral. Tanungin ninyo, ano natapos niyan, mga kaibigan? Natapos ko niyang kumain eh. Gumamit yung mga yan ng credential na hindi totoo para mapasok sa gobyerno. Pabusisi ninyo, peki lahat ang mga, ano niyan, mga ipinresinta o ginamit na kwano, ano tawag, credential upang ma-appoint o may talaga sa gobyerno. Sipin ninyo, kundi malaking kabastusan ito ha. Ito, nagtataka tayo ha. Kanina, nagpunta sila ron, nag-conduct sila ng ocular inspection, mga kaibigan. Kasama nila ang Chief Justice of the Supreme Court, si Diosdado Peralta. At doon sa harap ni Diosdado Peralta, mga kaibigan, doon niya tinawag na ano ho, na mga bayaran, ha? Itong mga eksperto ng University of the Philippines na pumupuna sa kanilang itinambak na dolomite crust, ha? Dolomite rocks. Ito yan, eh, batuho ito eh, mga kaibigan, na dinurog, pinulbos, mga kaibigan, ano ho? At itinambak dyan sa Manila Bay. At tinawag niya pang mga mercenaryo, ha? At sinabi niya po na wala raw karapatang pumuna. Sipin ninyo yan, mga kaibigan. Totoo ba yun? Ha? Na walang karapatang pumuna? Abay taran. Si Kapersi Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Ang sabi nitong si Ahan Chen, mga kaibigan, yung gobyerno raw nagbayad sa UP scientists ng 500 million mula pa noong 2016. Ito sabi niya, kalahating bilyon na puro lang konsultasyon. Walang infrastructure. Bakit kayo naningil o naniningil sa gobyerno matapos kayong pag-aralin ng taong bayan? Sipin mo yan, ha? Matapos kayong maging scholar ng taong bayan. Lintik po, no? Sisip-sipin nyo ang dugo ng taong bayan. Anak ka ng... Ha? Sa dami ninyong kinuhang pondo, tapos ngayon, gumagawa kami ng maganda. Maganda raw ang ginagawa nila. Gumagawa sila ng magandang racket. Ano ho? Kailangan naming magbayad sa inyo. Sipin mo yan, ha? Namin. Ha? Namin na naman eh. Para bang yung pera, kanila. Di ba? Ngayon, ayon ho kasi dito sa UP Marine Science Institute, bilang tugon doon sa akusasyon nitong si Ahan Chen, ha, na sinasabing ang scientific advice at technical inputs na kanilang ibinibigay ay libre, walang bayad. Ang may bayad yung laboratory test and research are not. Yung pong research at laboratory test, hindi libre. Kaya kailangan bayaran, ano po? Ang halaga, ha, ayon dito sa UP Marine Science Institute. Kaya niya siguro nasabing bayaran. Alam mo kung bakit? Kasi nabasa niya institute eh. Ang pagkakaintindi niya sa institute siguro, prostitute. Si Kapersi Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Yun ang dahilan kaya siguro nasabi niyang bayaran, ano?
Di ba yung prostitute, eh, gagamitin mo, babayaran mo. Di ba? Ganun yun eh. Kaya sinabi niya, kasi pagkakaintindi niya, sa institute, e prostitute. Mga kaibigan, ano? Ah, ito pa ho, ang halaga, ha? The costs of scientific research and investigation from the use of laboratories and research equipments or equipment and facilities. Sa Tagalog, ang halaga ng scientific research o pagsasaliksik, scientifico, at investigasyon mula sa paggamit ng laboratorio, mga laboratorio, at research equipment, yung equipment para sa pagsasaliksik, and facilities to support for research assistance should be as they actually are shouldered by the clients. Yun ang talagang trabaho ng UP Marine Science Institute. Pwede mo silang i-commission para mag-conduct ng scientific research and investigation, pero babayaran mo dahil gagamitan niya ng mga laboratorio, ng mga equipment at mga pasilidad, ha? At yan ay kailangang gastusan ng kliyente nila, ha? Explaining it is not a line agency of the government. Hindi po ito pala, ito palang Marine Institute o Science, Marine Science Institute sa UP. Eh, hindi po ito line agency ng gobyerno. Madalit sabi, hindi sila gobyerno, mga kaibigan. Kaya kailangan mo silang bayaran. Parang survey yan eh. Pag sinabing 91 ka, ikaw ang nagbayad doon. Kasi hindi naman gobyerno yun eh. Di ba? Private yun. So babayaran mo yan. Ayon dito kay Dr. Laura David, UP MSI Director, ang sabi niya, ang institution has had collaborations with DNR in the past. Sa mga nakarani, ano na sila eh, meron na silang mga intindihan at collaboration sa mga nakaraan. And that it recognizes the agency's expertise in various fields. So yun ang trabaho talaga nila. Dun sila kinikilala, recognize. Kinikilala ang kanilang tanggapan sa iba't ibang larangan, ha? Iba't ibang husay o expertise, kasanayan sa iba't ibang larangan na may kinalaman sa siyensya, mga kaibigan. Talagang ganun yan eh. Kanya-kanyang teritoryo yan eh. Pero itong damuhong itong si Ahanchin, mga kaibigan, aba eh, akalain mo, tawagin mong yung mga tao, wala ka namang ebidensyang bayaran. Hindi bayaran yun, hindi sila ang ibig sabihin ng bayaran, masama yun eh. Parang prostitute, di ba? Ginamit mo, bayaran mo. Masama ang connotation nung. Katulad niya, sa media, di ba? Sila yung bayaran eh. Paimbestigan nyo. Kung saan-saan kumukolekta ng pera yan. Pasugalan, beer house, prostitution. Diyan sila nangungolekta ng pera, mga kaibigan. Eh ayaw nyo lang paimbestige. Isipin mo, imagine ha. Sinabi niyang lahat ito, yung paratang na yan. Tandaan niyo ha, ang nando doon sa tagpo na yun, eh si Justice Peralta, Supreme Court Justice. Ha? Nandun din itong si Roy Simato,
ha, na pumalpak na eh, mga kaibigan eh, di ba? Eh, natataranta na sila dito eh. Paano maliwanag na nakaw na ito eh? Maliwanag po na corruption yan eh. Ha, pagsasamantala yan sa pondo ng gobyerno, yung ginawang pagwalda sa pera ng taong bayan na ginamit nila sa pagtambak dyan. Sabi nitong si Ahan Chen, ito daw mga expert ng UP, walang karapatan na pumuna sa mga proyekto ng gobyerno dahil, anya, sabi niya, they are bayaran. Oh, mga kaibigan, paulit-ulit niya sinabi yun sa television eh. Oh, paulit-ulit ko sasabihin, mga bayaran kayo. Yan. Teka, mali yata eh. Ang paratang nito, alam niyo anong tawag diyan? Isang marahas na paratang yan. Ha? Marahas na paratang. Nando doon yung Chief Justice. Alam mo ba yung paratang na wala kang pinangahawakan? Ha? Hindi kumibuo yung justice oh. Parang baliwala sa kanya. Alam niyo ba yon? Crime yun. Crime of libel yun. Libel is a crime. Mga kaibigan. Ha? At yun ay ginawa yung krimen in the presence of no less than the Chief Justice of the Supreme Court. Ano tawag mo ron? Si Kapersi Lapid, Bumabanat, Lapid Fire! Ano ho, mga kaibigan, ano? Wala daw karapatang bumanat. At alam pa ninyo, sabi, abay, inutusan pa yung ano eh, Commission on Audit eh. Oh, kayo, Commission on Audit. Sabi, di ba? I-audit ninyo yung UP. UP, buong UP. Eh, akala mo kung sino nung taga-UP rin siya eh. Yung pala siya, taga ano, taga UPan ng ano, ng Dolomite. Ha? Mga kaibigan. Oh. Particularly yung UPMSA, yung Marine Science Institute. Alam nyo yung mga nandyan, nagsipag-aral yan. Halimbawa, sino tatanungin mo pagdating sa weather, sa sitwasyon ng panahon, sa lagay ng panahon? Sino ang tatanungin mo? Hindi ba yung mga tagapag-asa? Ha? Kasi sila yung nag-aral yan eh. Yun lang yun eh. Ganun kasimple eh. Itong mga ito, ang pinag-aralan nito, eh, kung paano nila tutuklasin, sasaliksikin ang katotohanan sa kung anumang bagay na may kaugnayan sa trabaho nila. Katulad nito, marine. May mga kaugnayan yan sa dagat. Kasi ito yung nagsabi, hindi yan ang dapat ninyong ginawa dyan. Kasi scientific study na nga po yung epekto ng dolomite. Eh. Kung ano yung dolomite. Matagal ng scientific proven niya scientifically. Ibig sabihin, nagkaroon na ng, hindi mo naman ba tatawagin science ang isang bagay na hindi pa siya kumpirmado eh. Di ba? Ibig sabihin, kumpirmado yan. Confirm na ang dolomite ay merong mga substance o nagtataglay ng mga substance na panganib sa kalusugan at sa kalikasan. At ang sinasabi pa nga ng mga siyentipiko, hindi lamang magkakaroon ka ng mga sakit katulad ng galis. At pag nalanghap mo,
nasinghot mo yan, pwede kang magkaroon ng respiratory problem. Ha? At sa bandang huli, maaaring magbunga o magdulot ng cancer sa tao. So kung masama sa tao, may pag-aaral din na masama sa environment. Yun na nga sinasabi, di ba? Panganib yan sa mga isda, sa mga bahay ng isda, at iba pang nabubuhay na laman dagat. Oh, mga kaibigan. Eh, ayaw nilang tanggapin yun eh. Pinagpipilitan nila yung kanila dahil pagkakapirahan ito eh. Kaya yung sinasabi nilang maganda ginagawa nila, maganda nga ginagawa nilang racket. Di ba? Racket yan eh. Oh, mga kaibigan. At ito pa sinabi niya, nang wala siyang pinangahawakang ebidensya, na meron daw pagtatangka na ipahiya ang gobyerno o ang pagsisikap ng gobyerno, mga pagsisikap ng gobyerno, dahil malapit na raw ang eleksyon. Mga kaibigan, ang layo po, ano? Which is set for 2 years from now. 2 years pa ho eh. Tsaka ito, mga kaibigan, eh, yung sinasabi nga niya na binabayaran kayo, ha? Eh, sana binabayaran kayo, di ba? Oh, katulad nung ano, survey firm, katulad ng False Asia. Oh, binabayaran mo yan, di ba? Yun ang ibig sabihin ng kinukomission mo siya. Ha? Kinukuha mo siya na magsagawa ng survey, pero may kapalit na bayad yun. Di ba? At pag ikaw ang nagbayad, proven na kung sino yung nagpa-survey, eh siya lumalabas na nangunguna sa survey. Ganun yan eh. Kanya-kanyang ano yan eh. Ang masama, yung media profession, yan, may dyaryo yan eh. Yung Rimache. Eh, inagaw nila yun eh, dun sa dating may-ari nun, yung namatay, si Celso Angeles. Mga kaibigan, inagaw nila yun. Yung dating financier ni Gloria Macapagal-Arroyo, di ba? Oh, na namatay sa cancer sa balat. Mga kaibigan, inagaw nila yung Rimache. Pangalan nung dyaryo nila. Ha? O eh, sa media, ito lang ang profesyon, hindi ka dapat nagpapabayad. Kasi meron ditong, nagpa-practice ng, nagmamalpractice. Ha? Kumbaga sa lawyer, tsaka sa mga doktor, yung mga professional. Diba? Medical malpractice. Diba? Legal malpractice. Ganyan. Sa media rin meron. Malpractice. Ano yun? Yun yung ikaw ay nagpa-practice bilang isang media pero nag-PPR ka. Yun ang hindi pwede. Yun ang trabaho nila eh. Ito, si Ahan Chin. Ha? Tsaka, yung manakot. Yan, trabaho niyan. Tatakutin yung gustong mahingan. Alam nyo na. Beer house. Meron nga pinasok dito yan eh, sa Pasay, sa Makapagal. Kung pinasok yung club eh. Oh, sino may-ari? Yan daw ang sabi. Nakarating sa akin eh. Oh, eh, sabi raw, oh, 200,000 presyo ko ha. Anak ka nang po. Dahil siya raw ang presidente ng samahan ng media. 200,000 isang buwan. Kotong sa club. Mga kaibigan. Unang-una ito,
Ang kasaysayan nitong taong ito, hindi ho nakapag-aral yan. Pumasok yan na waiter. Diyan sa mga kabarit diyan sa may parting Bulacan. Ha? Tapos, alam nyo na, yung mga may mga reporter na mahilig uminom ng libre. Kasi, yung iniinuman nila ng libre, mga nagpapalabas ng malaswa. At saka merong pokpokan. Ha? Nagpapalabas ng malaswa. Bawal yun. So, ito mga masisiba rin, doon nagiinuman para libre, walang bayad. At pag-uwi nila, minsan may sukli pa. Wala nang ibinayad, sinusuklian pa. Ang bababaw ng racket, di ba? Ngayon, nakilala ito doon. May nakakilala. Pag nalalaman niyang media, ang gagawin niya, siya magsisilbi. Para makilala niya. Tapos, nag-apply siya na maging reporter. Hindi naman reporter eh. Photographer. Alam niyo na, basta may camera ka, pwede ka ng photographer. Ha? Kahit na walang kwenta mga kuha mong larawan. Di ba? Oh. Tawag pa nga dyan, autographer eh. Daming autographer dyan eh. Yun, yung mga nagpupunta rin sa nagpapalabas ng malaswa, mga autographer. Yan ang istorya niyan, mga kaibigan. Hanggang sa nakatuklas ng mga mapepera na may illegal. Yan, dyan na nagsimula. Alam nyo na kung paano yun. Ngayon, ito, di ba, kamakailan, ito rin yung tinawag na syunga. Tinawag siya ni, ni Commissioner Guanzon ng COMELEC na syunga. Nung tawagin niya namang, palamon daw sa palad. Ha? Yung mga empleyado ng DENR na sumasama daw sa protesta. Ha? Yung nag-air sila ng kanilang mga hinaing na tungkol yata sa sweldo yung mga empleyado ng DENR. Akalain mo, tinawag niyang kayo ay parang ulupong ang gusto niyang palabasin na kayo ay mga pinalalamon sa kinakagat ninyo yung taong nagpapalamon sa inyo. Yung kamay ng taong nagpapalamon sa inyo. Akala niya, ang gobyerno, private property na ni Presidente Digong nyo. Yun ang akala niya. Ha? Kaya wala na rin karapatan ang mga empleyado na makapagsalita. Tamo, dito mo malalaman, hindi talagang media man ito eh. Ito ay walang ipinagkaiba sa kriminal na pulis. Ano yun? Yung mga pulis na ang mentalidad sa pagpasok sa serbisyo ay para magamit nila yung pagiging pulis sa mabilis nilang pagyaman. Diba? Kaya maraming, isa yun sa dahilan, kaya maraming walang yung pulis ngayon, diba? Ganon din o sa media. Ito yung mga pumasok sa media na ang intention nito, gamitin ito, itong profession. Itong profession ha, sa kanilang pansariling interest. Ha? Mga kaibigan, gamitin yung impluensya ng media. Kaya natatawa ako, nadismaya na ako nung unang upo nitong si Digong nyo. Ano sabi niya? Di ba, binanatan yung media? Alam ko yan eh, tatlong bagay ang media eh. Meron dyan ACDC. Meron dyan yung PR.
meron dyan yung kwan, yung talagang kwano, ha? Diba ang terminong ginamit niya ron? Yung talagang merong ano, merong paninindigan na makipaglaban, ha? Ipaglaban ng tama. Merong tawag dun eh. Ha? Ngayon, natawa ako. Sabi ko, merong kulang dyan sa sinabi nyo. Ano sabi ko? Meron pa yan eh. Ano yun? Pagsamahin mo yung ano, yung ACDC at saka yung nag-PPR. O, di madadagdagan yan. Tatlo lang yung sinabi niya eh. Apat yan kako. Meron pang isa. PR at saka ACDC, attack and collect, defend and collect. Yan ang trabaho, mga kaibigan. So, sa media ho, kung talagang practitioner ka at saka talagang pinasok mo itong trabahong ito para, kasi ho, ano to eh, mission eh, ha, na magserbisyo nang walang bayad, kapalit na bayad sa gobyerno. Di ba? Oh. Eh, dito sa profesyon ng media, eh pagka pinagsama mo yung PR at saka yung profession mo, hindi pwede yun eh. Ha? Sapagkat, ipinagbabawal dito, in principle, merong ano yan eh, yung parang code, gano'n. Di ba? Na hindi ka magiging objective. Hindi ka magiging patas. Kung ikaw ay nagpa-practice ng profession mo sa media, pagkatapos nag-PPR ka. In the same manner, yung isang public official, incumbent, elected man yan o appointed man yan. Pagkatapos eh, nagsusulat sila sa mga periodiko, nagsasalita sa radyo, hindi dapat pinapayagan yun eh. Self-serving yun eh, mga kaibigan. At hindi mo na magagampanan kung ikaw ay nasa media, and at the same time, nag-PPR ka, katulad ni Ahan Chen, eh, hindi mo na magagampanan ng patas at makatarungan ang profesyon ng isang nasa media. Hindi ba? Oh. Sapagkat meron ka ng pini-PR. Di ba? Ayun po eh, mga kaibigan eh. Kasabihan nga na hindi pwedeng gusto mo maging bayani ka, gusto mo magnanakaw ka pa. Hindi pwede yun. Nakakita ba kayo ng bayani na magnanakaw pa? Si Rizal, si Bonifacio, bayani lang yun. Di ba? Hindi sila magnanakaw. Eto mga hinduropot na to, ang gustong papiliin sa buhay, bayani na sila, eh, magnanakaw pa sila. Si Kapersi Lapid, bumabanat, Lapid Fire. Dito mo makikita eh, talagang mga hindi media, mga media practitioners lang eh. May kasabihan pang isa eh, pag ang lakad mo, itik, tapos ang huni mo, itik. Aba eh, itik ka. Di ba? Alam nga namang agila ka. Oh. Eh lakad mo, itik eh. Tapos humuni ka, itik din yung huni mo. O di itik ka nga. Tapos kumakaasta, kala mo agila. Di ba? Mga kaibigan, yan sinasabi natin. Yan ang background niyang taong yan. Kaya, isa yan eh.
sa daylang kung bakit nadismaya ako kay Digong. Ito ako, kwento ko sa inyo. Noong 2008, noong ko unang natuklasan ang Dabaw, kasi yun ang unang beses nakatuntong ako ng Dabaw. Ang presidente no, si ano na eh, si Gloria Macapagal na, Arroyo. Ha? 2008. Ang di pumunta kami ron. Oh, yan. Sabi ko, maganda rito sa Dabaw, ano? Doon sa mga nakausap ko ron. Sipin nyo, yung sigarilyo, doon ako umanga nung una. Hindi ko alam eh, puro takot pala rin. Kaya pala ganun doon, eh, kung doon, bawal magsalita ng ano ron. Sa Dabaw, hindi pa natin alam noon. So ngayon, umuwi tayo dito. Sabi ko, ito ang dapat na maging klase ng pangulo ng bansa eh, sa radyo. Nasabi ko, nandun pa ako sa malaking impilan. Oh, tapos eh, sinulat ko pa sa column ko. Kaya pala nung kausap ko yung tao na sinabi kong dapat ito maging presidente, sumimangot eh. Official yun, ha? Isang official sa kuwan, sa government corporation. Kaya pala sumama mukha. Kasi alam pala nila ron, di ba? Eh ako, baliwala naman sa akin yun. Sabi ko nga, ako, pagka naniwala ako, naniniwala ako eh. Pero ako, pwede rin siya lukuhan. Kaya lang wag matagal. Ayoko lang ng matagal. Eh lukuhan lang yan, batatagalan mo. Di ba? O di, umuwi na kami, ganun nga. Bah! After ng ilang buwan, ang kalaban ni Duterte noon sa Davao, Nograles, di ba kakampi niya na ngayon? Yung dating speaker, ha? Ako, kung namatay na yon, si Nograles. O, kaaway niya yun eh, namortal eh. Eto ngayon, nung nandito na kami sa Maynila, merong nagpadala sa akin ng column feed, itong grupo ni Ahen Chen. Ha? Ni Ahen Chen. Alam ba ninyo yung column feed? Yung commentaries yun, sa column, di ba? Yung opinion. Papadalang ka. May bayad yun. Column feed. Ang nagpapadala nung PR, eh sila yung PR eh. Nasa email ko pa yun hanggang ngayon eh. Ngayon, alam ba ninyo kung ano nakasulat doon sa PR na yun? Binabanatan si Mayor Duterte. Eh di hindi ko nilabas kasi nga that time humahanga ako sa kanya noon. Sipin ninyo yan ha. Eh dalawa kolom ko that time sa dyaryo. Dalawang magkahiwalay na dyaryo. May programa pa ako sa radyo. Oh. Eh di, hindi ko nilalabas. Dahil hindi ko nilalabas, ito yung tungkol sa, ano ito, sa Death Squad. Yung DDS, yung Davao Death Squad. Tungkol dyan yan. Ang PR sila. Yan, si Antiporda, ang amo nung gumagawa ng column feed. Hindi naman marunong sumulat yan eh. Kahit yan, ikulong mo sa kwarto ng isang buwan niya, walang maisusulat yan eh. Mga kaibigan eh. Ngayon, eh nasa lubong ko yung tao niya, si Panot. Ha? Ang sabi, eh bakit anya hindi mo nilalabas yung ano, yung column? Alin ka ako? Yung sa Davao. Sabi ko, eh hindi ko pwedeng ilabas. Eh bakit? Eh kasi kako, eh may bayad naman yun ha. Eh kahit na kako, di sa inyo na yung pera. Hindi ko kailangan yun. Kasi idol ko yan eh. Noon yun ha. 2008 or 2009 ito. Kasi
sabi, eh bakit ganun na niya? Ayaw pang makumbinsi eh, na hindi ko pwedeng ilabas eh. Eh, ayoko eh, di ba? Kasi ako pag naniniwala sa tao, bakit ako sasali dyan sa siraan-siraan na yan? Di ba? Ako, kung ako'y, kung ano yung paniwala ko, yun ay susulat ko. Oh, ngayon, binabanatan si Duterte noon sa Davao Death Squad. Pinaiimbestigahan siya ng Commission on Human Rights. Si Dilima, di ba? Si Dilima ang CHR that time. Ngayon, ang nagbabayad pala, umuupa sa kanila, eh yung kalaban ni Duterte sa Davao na mga makagloria. Di ba Gloria dati si Dilima? Oh, eh doon siya na talaga eh, sa Commission on Human Rights eh. Sa madalit sabi, hindi ko nilabas. Sabi, bakit ayaw mo ilabas? Sabi ko, ganito na lang para maintindihan mo kagad. Ikaw, kako, kung itinuturing mo kong kaibigan, sabi ko, Kwan, hindi kita, alimbawa may gustong manira sa'yo, pinadala na ako ng column paid, may bayad pa. Gusto mo ba gawin ko sa'yo yung gusto mong gawin ko ngayon? Nagalit sa akin eh. Oh, simula nun, nadala na sila, hindi na sila nagpapadala sa akin ng column paid na may bayad. Ako, marunong tumanggap ng pera, pero malinis. Ayaw ko yung na iko-compromise ang aking prinsipyo. Ayaw ko na iko-compromise ang interes ng bansa, ng bayan, at yung aking pansariling paninindigan. Yun eh, mga kaibigan eh. Pero pagka may compromise doon, eh hindi pwede. Kahit magbayad ka. Oh, kaya dito, madaling magpayaman. Tumanggap ka lang ng tumanggap ng ganyan. Hindi ka na mahirapan magsulat. Babaguhin mo lang ng konti. Oh, mga kaibigan, pwede na. Di ba? Akalain ninyo, pag-upo nitong si Digong nyo, yan ang mga na pwesto sa gobyerno. Ay, naku, Sus Mariose. Isipin mo, dati sinisiraan ka niyan. Ipinagpalit ko yung paniwala ako sa iyo, kahit may bayad, hindi ko tinanggap. Akalain ninyo, sila yung napwesto. Diba? Kaya, masasabi nyo, kung anong klaseng administrasyon ito. Oh. Ang sabi, eto na, huwag na tayo magpa-ligoy-ligoy dito, mga kaibigan. Ito, isang malaking katarantaduhan to. Kahit ano sabihin mo, ikaw, ahanchin, dolomite is dolomite. Ha? Ano ibig sabihin? Yan dolomite, scientifically, pinag-aralan yan, proven, na yan ay masama sa kalikasan, sa kalusugan. Period. Dolomite. Ang dolomite ay dolomite. Parang sinasabi ni Digong nyo, law is the law. Ganun yun. Eh, sa inyo yata eh, law is the law ko. Ha? Oh, nanloloko kayo eh. Kalain mo, talagang, ito, may utak ba talaga itong hinduropot na ito? Walang utak eh. Akalain mo yung kowa eh, utusan mo in public. I-announce mo. Oh, kayo, Kowa. Ha? Imbestigahan nyo anya ito. Sino ka? Independent body yun. Constitutional body yun eh. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Hindi na ninyo alam eh. Palibasa nga, wala kayong aral. Ha? Hindi nyo na alam yung separation kasi natataranta na eh. Sabit na yan eh. Sipin mo yun daw, yun daw buhangin, hindi na wash out. Lahat ng nangyayari ngayon sa Manila Bay, una na nating sinabi yan at sinabi na ng mga eksperto.
Base na rin sa sinabi ng mga eksperto. Tatangayin, aanurin. Oh. Ha? Eh, mangyayari, hahalo sa tubig yan. Ha? Mga kaibigan, hindi magtatagal yan. Kasi kwarta lang ang intensyon nyo dyan. Magkakwarta lang kayo. Papahangain nyo, maputi na niya. Yung pala, maputim na. Ngayon, maputim. Mga kaibigan. Oh. At nauubos na yung dolomite. Eh, ano gagawin mo? Papalusot pa eh. Hindi raw na wash out yung puti. Natabunan daw nung nanggaling sa dagat. Umalon, may dalang, ibig niya sabihin, may dalang buwangin yung alon, tumakip dun sa ano, sa dolomite. Kaya nagkulay itim. Pag inukay mo, hindi naman eh, itim pa rin eh. Mga kaibigan eh. Ha? Kita ninyong kalokohan yan? Granting, for the sake of argument, di umalo yung itim. O, ano gagawin mo ngayon? Magtatamba ka na naman. Eh talaga na wash out yan eh. Akala mo ba, binilang niya yung dolomite eh, ng lahat, bilang na bilang niya yun eh. Para masabi niyang hindi na wash out eh. Gago, di ba? Mga kaibigan, hindi raw na wash out. Akala mo, nabilang niya bawat butil ng ano, ng dolomite. Oh. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Isipin mo, inanod daw yung buhangin at tumakip dun sa dolomite. Eh, kitang-kita mo, gumuho eh. Eh, gago pala kayo, ba't di nyo i-riprap yan? Ha? Kamukha yung ginagawa sa mga merong ilat, di ba? Yung mga lupa na nasa tabi ng ilog, kinakain yun eh. Pag hindi mo yun i-riprap, eh kaso dagat ito eh. Paano mo i-riprap yan eh? Gusto nyo mangyari dyan, bitch kuno. Di ba? Son of a bitch. Oh, mga kaibigan, di ba? Isipin mo, utusan yung COA. Akala mo may power siya ron eh. COA. Tado! Kowa, kowa. Ano masasabi kaya nito si, ano, si Eling Kuyukot? Hindi, teka muna ha. Saan ba yun? Ayan, di ba? Mamaya na yan. Ha? Ito, nakakapagtaka. In the presence of no less than the Chief Justice of the Supreme Court, Chief Justice Peralta, nagsalita ang tamulmul na yan. Doon niya pinaratangan na ano? Nabayaran yung mga kwan. Ano masasabi mo ron, Justice Peralta? Di ba, ang mga maestrado, ano yan? Mga kagalang-galang yan, di pwede yung kaharap mo yan, magsasalita ka, parang si Erap. Si Erap noon eh, di ba, sa isang okasyon eh, nakasabay niya si dating Chief Justice Artemio Panganiban. At nung pag-upo nila, kalalaya niya lang noon eh. Oh, kasama niya si Loy Estrada. Una, kinumusta raw si Justice Narbasa, yung dating Chief Justice. Nung panahon niya, kumusta na? Eh, hindi na niya naglalalabas eh. Simula nung mamatay ang asawa, eh, parang nagkaroon ng depression, mga ganun ganito. Sabi raw ni Justice Panganiban. Ito'y isinulat sa kolom ni Justice Panganiban sa kwan, ha? Sa kanyang kolom sa Inquirer. Nabasa ko yun eh. Eh, sabi raw ni Erap, ha, ganun ba? Eh, mahirap talaga yung isa lang ang asawa eh. Sabi ni Erap, isip mo kasama niya yung asawa niya. Nagsasalita ka ng ganun sa harap ng justice. Eh, hindi mo naman ka, ano yun, kainuman yun.
Kaya biglang sagot na lang daw ni Loy Estrada, pasensya na kayo, ganyan talaga magsalita yan eh. Ganyan, no ha? O tapos sabi raw ni Herap, alam nyo, nagtataka ako justice eh. Ba't ako nakulong eh? Ha? Samantalang, hindi naman ako kumuha ng pera sa gobyerno. Ang kinaso nila sa akin yung ano, yung saweteng. Alam mo, kasi disente, di ba? Dapat disente yung mga kahit na hindi ka na Chief Justice, lalo na kung incumbent ka. Ang sinabi na lang ni Justice Panganiban, nandun naman lahat yun eh, sa desisyon. Nabasa ko yun eh. Sabi niya, kung ilan daang pahina yun. Hindi ko lang ma-recall kung ilan daan yung sinabi. Oh. Nandun lahat yun sa desisyon ng Korte Suprema. Anang Sandigan Bayan. O, kita ninyo. Ganun ang decency. Yung, etiketa, di ba? Paano mo ikandak yung sarili mo? Isipin mo, parang baliwala, tinitignan ko yung mukha. Dapat na-embarrass dapat si ano ron eh, di ba? Napahiya dapat si Kwan dun eh, si Kwan, yung Chief Justice. Hindi, nandun pa rin siya. Pero tapos tinanong siya. Siya naman ang natanong ng media. Alam mo, sabi nitong ano, hindi ako makapaniwala eh. Ang sabi nitong si Justice Peralta, bagay, ako, dati na ako walang tiwala dyan eh. Alam niyo kung bakit? Itong si Justice Peralta, eh siyempre, nag-appoint na dyan to, di ba? Appointee ni Gloria yan, pero naging Supreme Court Chief Justice kay Digong Nyo, di ba? Oh. Kasi nung si Erap hinatulan ng kasong plunder, siya ang humatol eh. Silang dalawa ni Teresita De Castro, yung isang naging Chief Justice din. Sandali lang. Ngayon, mga kaibigan, ang ipagtaka nyo, sa hatol nila kay Erap, doon sa Sandigan Bayan, kinumbik nila, di ba? Convicted si Erap sa kasong plunder. Kasi ang paliwanag ng batas dyan ngayon, dahil doon sa desisyon, yung weteng, pera ng taong bayan yun. Kanino mo ba kinuha yun? O di pera ng taong bayan yun. Kahit sabihin mong hindi pera ng gobyerno yun, pera yun ng taong bayan. Ngayon, etong si Peralta noon, kaya ako, I doubt na makakakuha ng desisyong maayos ang mga nakadimanda ngayon ito sila Antiporde. Sa Korte Suprema, meron mga ano yan eh, kaso sila ngayon doon na pinako-contempt sila yata ng mga nag-hain sa kanila ng kaso. Contempt. Yung ibig sabihin, hindi pagsunod siguro sa kwan. Parang ang tingin ko eh, itong si Justice Peralta namantikaan yata o ano eh, whatsoever eh. Pero wala na ho tayong oras eh, mga kaibigan. Dahil ang ating palatuntunan po ay napapakinggan mula alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi sa impilang DWBL Lunes hanggang Biyernes po yan. 12:42 sa inyong mga talapitan. Pero wag po muna kayong alis dahil tayo po ay magbabalik sa ating pong live streaming hanggang alas 12 po yan ng ating gabi, pagkatapos lamang ng ilang saglit. Oh. Talakay sa maiinit na isyu ng bayan.
bumapatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmangsa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL, puro na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire. Sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Kapersi Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat po.